What's up, everyone? And it's Ghie Optimist here again. At last, nandito na tayo sa King Khalid International Airport, and we're flying back to Philippines. Yay! And so we're here at the International Airport. Kasi magpi-PCR din naman pagdating sa Pilipinas after 7 days. So, ang gagawin nyo na lang is, after booking your ticket, meron na kayong confirmed ticket, ang gagawin na lang is, merong link yung National Health Pass. Okay? So, sundan nyo yun kay Storya ni Juan na page. Meron doong National Health Pass na mag-generate ng health pass sa inyo. Kakaroon ng QR code. Okay? So, yun ang ina-download nyo, and yan, ready to go in Manila. And for OFWs, meron ng mga flight, mga confirmed yan na hotel accommodation from the OWA. And for the non-OFW, katulad ko, we book a hotel na nagkaroon ng confirmed booking, and then pagdating sa Manila, doon na natin ipapa-check sa kanin. And that's all, guys. See you in Manila! Whatever. And tea. Ayan. So, update lang, guys. It's already 7 PM here. Nakapag-check-in na tayo. And, ayun. Ginutom after ng check-in, no? Kasi sobrang tense. Akala ko magkakaroon pa ng aberya. Katulad din dati. Actually, supposedly dapat nung April pa ako flight pabalik ng Pilipinas. May. Pero nagkaroon ng aberya dahil connecting flights yung na-book ko. But then, ngayon, yes, last May hindi siya inallow na magkaroon ng connecting flight. And this time, we are lucky enough na nakakuha tayo ng ticket agad-agad, no? The other day lang ako nag-book ng ticket and confirmed flight kaagad yung nakuha ko. And balik na sa normal yung passengers ng Riyadh to Manila. Lahat ata ng Saudi to Manila, except ibang countries ng Middle East, meron pa rin restriction, yung Dubai. But Riyadh Manila, Jeddah Manila, Bahrain, Dammam, I think okay na siya lahat. So, pwede na kayo mag-schedule ng vacation nyo, although medyo makamahalan ng ticket. And
Siguro pag ministry or mga shoulder ng hospital or ng company nyo yung ticket, I think ibubook naman kayo. But for me, personally, I bought my ticket and medyo may kamahalan. But then, yun ang sinasabi natin, kailangan nating magkaroon ng multiple streams of income para mabuhay tayo ng maayos at makapagbayad tayo kung ano yung mga necessary na things na dapat nating i-avail para magkaroon ng balance yung buhay natin, no? Balance of work, leisure, family time, and your time for yourself as well to relax and enjoy. Yan. So, although nasa pandemic pa rin tayo na stage, you have to be careful, guys. Kung hindi pa kayo vaccinated, please get the vaccine na. Get vaccinated para safe tayong lahat. And hopefully, bumalik sa normal next year, hopefully. So, ngayon, tingnan nyo, ang normal na flight dito sa Saudi, no? Ang normal na mga flights talaga, punuan dapat dito eh, sa airport. Pero as of now, kita nyo naman, Philippine Airlines lang, mapapuntang Manila, puno ata yung flight. But then, sa ibang flights, wala pa. So, ibang mga countries, parang limited pa rin yung flights. Yan. So, hopefully, maging back to normal naman. And, kung hindi pa naman kayo schedule for vacation, enjoy the life, guys, wherever you are. Enjoy your stay in Saudi Arabia or wherever you are. Time to welcome, babalik din sa normal. So finally, guys, papasok na tayo sa room. So this is my room in your hotel. Ayan, simple lang siya, of course. Ayan, at least comfortable na tayo for the 10 days that we will be staying here. Ayan, meron siyang television, AC, and dito tayo sa window side, and makikita natin ang Robinson's Malate.
just make these 10 days productive, and I have also some meetings in the coming days and lectures. So this is their comfort room. Ayan, malinis naman, newly cleaned. Ayan. So this is the most important thing only for me, guys, na malinis ang comfort room. And comfortable naman siya. Very cool ang room and enough space for me to have my laptop in place and have some space for the meeting. Here guys, meron silang ayan, whole mirror.